Magandang araw na naman. I-share ko na naman tong news. Ha? Balita na galit na galit si Senator Bain Padilla at dinuro ang mga Bureau of Custom na mga smugglers. Yan. Ngayon, maganda to. Kasi nagpo-focus na si Ruben Padilla dyan niya. Talagang imbestigahan talaga at magano siya gawa ng panukalang batas na pag napatunayan daw kung na sila yung mga smuggler, kung sino yung mga smuggler, parusang bitay ang batas na gagawin ni Senator Ruben Padilla. Yes, yun. In tagal na nitong mga smuggler na to eh, namamayagpag ang mga smuggler eh, kasi yung pinakahid ang ano sana, huhilihin. Yeah? Yung kapatid ni Lisa Smugs at si Martin, ano? Sino yun? Si Michael Ma. Sabi ni Maharlika. Yun sila ang mga head ng mga smuggler at si Lisa. Yan. Bakit hindi isasali sa investigasyon si Lisa? Si Lisa Smugs, asawa ni BBM na butod ang tiyan. Isasali sana yan sa investigasyon. Paulit-ulit. Smugglers and smugglers. Yung maliliit lang na hoarders ang anus. Kunyaring iniimbestigahan. Pero yung dulo, yung ulo, hindi talaga tinatawag dyan. Kasi yung mga congressman, mga sip-sip, hindi nila pinagpatuloy yung investigasyon ng mga smugglers. Oh, itong senador ngayon ang magpapatuloy nito. Sana nga maggawa agad ng parusang bitay si Senator Ruben Padilla pag sa mga smugglers daw. 'Yun ang talagang dinuro niya dito ang mga Bureau of Custom. Pahiya kayo. Kapal ng mga mukha ninyo. Gusto lang talaga nila, dyan kasi sila kumikita ng malaki. Kaya tumataas yung presyo ng sibuyas. Di, siyempre, mag-import. Pag mag-import, yan na. Ang mga smugglers na, uma-action na dyan sila kumikita ng malaki. Ginagago nga lang tayo, yung taong bayan. Sana kasali si BBM dyan. Inimbestigahan. At si Lisa, yung kapatid ni Lisa. Yan. Panoorin nyo to guys. Pakinggan nyo tong galit na galit si Ruben Padilla. Habang buhay na pagkakulong at mutang doble ng halaga ng smuggled na produkto ang parusa sa large-scale smuggling na itinuturing na economic sabotage. Pero puna ng mga senador, bakit walang nasasampulan? Yun nga eh, walang nakukulong. Walang na-filean ng economic sabotage. Intention natin, yung mga container na nakakalabas. At yan ang Alam mo, yan nga hindi ko maintindihan eh. Isipin nyo ang daming nahuhuli. Correct. Walang muka. Hindi nga sinasabi kung sino ang pangalan. Halatang halata na pinapahuli. Parang ganito, sabi nga nung... Kaya nga, pinapainan lang kunyari, nagpapahuli ng kunti. Mag-i-smuggle ng 10. Oh, diba? Mag-i-smuggle daw ng 10 container. Tawag dito, yung 10 container. Tapos ibibigay isa o dalawa, ipapahuli kunyari ang isa. Na yung ang laman, yung mga mumurahin lang. Oh. Pero yung ibang container na mahalagang mahalaga at mahal na mahal yung presyo, may droga sabi pa. Sabi nga nila, may droga pa sa loob niyan. Alam mo ba yung mga smuggler na yan? Hindi lang onion ang binibira niyan. Ang smuggling na yan, pati droga. Correct. Pati droga, dyan ikinakarga. So yes. May mga onion. Tama tapos, yun. Totoo yun. Tapos, ibibigay lang nila kaperaso. Ganun din ang naririnig ko. Na magkano lang ang presyo ng dalawang container o isang container na yon. Para masabi na may nahuli. Pero pansinin ninyo, panlilin lang na eh. Panlilin lang sa mga tao. Walang taong mapuntirya kung sino. Saan nakakita ng ganon? Isipin niya yan, ha? May container na nahuli. Wala bang pangalan kung saan dadali niya lintik na container na yan? Correct. Iyon. Nahuli lang yun, biglang bumulak tala. Ay, dyan yung container. Tama. Ganun na nang
container. May nakita kaming container, walang may laman ng mga smuggle. Sino kanino di-deliver? Hindi namin alam, basta nakita lang namin. Ganon. Hindi nyo alam kung saan galing, hindi nyo alam kung kanino di-deliver. Ano to? Hindi na, parang hindi yung ano, diniliver na damo, ha? Hindi na sasabihin dahil tinatakipan na ang dami ng nahuling sibuyas. Mga bunganga, ang dami ng nahuling pera, bigas. Kaya ayaw nang sasabihin. Lahat walang tao. Yun nga eh, walang taong tinuturo kung kanino galing. Sa container, tububo yung sibuyas at saka bigas. Antakin mo. Papagsak ng presyo ng bigas at iba pa. Ayon sa Bureau of Customs, may mga kinakasuhan naman sila. Simula 2018, 179 daw na kaso ng smuggling ang isinampa nila. 142 dito ay pasok sa large-scale smuggling. Mga magnanakaw kayo dyan, Bureau of Customs. As of May 16, 2023, sabi pa ni Maharlika, yan si yung sekretary dyan, si Rubio. Ang BOC. Bagman. Pero hindi kontento ang mga senador. Noong 2017. Kaya ilang panukalang batas ang nakahain ngayon sa Senado. Maharlika ang para mas nakakaalam niyan, si Rubio na yan. Agricultural Smuggling Act. Kasalukuyan kasi nagagago yung mga Bureau of Customs dyan, mga magnanakaw dyan. Pero sila eh lumayaman eh. Tumitigil sa mahabang panahon or may nasasabat man ay kaunti-kaunti lang yung sasabat. Tama si Hunti Virus. Dahil hindi kasama yung mga nagkukulyud sa loob ng gobyerno. Sa tingin nyo ba masaya ako na life imprisonment lang kayo? No. Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Yan! Para sa tama yan! Yan, death penalty! Senator Robin. Sa mga smugglers. Hindi, pero tama yun, ha? Para kasi si mo, Michael sana, Aramita, kapatid ni Lisa, masali Senator dyan. Senator Robin, sana mapasa yan. Kasi sigurado ako may mga kukontra na naman dyan, eh. Ayan sa death penalty. Pero tama siya dyan. Dapat talaga, etong mga to na hanggang hindi pa nasasampulan ng bitay yung mga yan, hindi ho titigil yan. Correct. Alam nyo, marami kayong pinapatay eh. Dyan kayo sa customs, marami kayong pinapatay na mga farmers sa pag to-tolerate nyo ng mga smuggled na produkto. Exactly. Pinapatay ang mga farmers. Ang dami-daming peke, ang dami lahat. Ang daming smuggle, paano nakakalusot sa inyo yan? Di ba? Siyempre. Kahit nga ako drugs eh. May SOP. Ang problema sa droga, inai-smuggle din po yan eh. May paano SOP. Paano nakakalusot yan? Di, at dahil dyan, marami kayong pinapatay. Pinapatay na magsasaka, pinapatay na kabataan. Kaya dapat talaga sa inyo bitay. Kaya bitay ng patiwarekin. Patiwarek na bitay. Sana talaga, maipasa ni Senator Robin yan. Yung bitay na yan. Para liluwal yung mga dilan mga magnanakaw dyan sa Bureau of Customs. Ikaw ay nakumbinsi mo ang mga senador natin. Ay, maniwala ka ho sa akin at sa hindi. Talagang aaraw-arawin ko na suportahan kayo ng taong bayan. Alam ko marami na kay supporter. Number one nga kay senador eh. Pero malaking bagay yan. Kasi sir, sa totoo lang, yan ang nagpapahirap sa bawat Pilipino. Exactly. Yung smuggle na yan. Smuggle na yan. Kaya nagkakaroon ng smuggle na mga bagay-bagay, para ang ginagawa ng iba, hino-hoard. Yes, hino-hoarders muna nila. Para tumaas ang presyo, pagtaas ng presyo, bago smuggle, ilabas, pasok, ang laki ng kita ng mga smuggler. Kaya nga. Yan ang dahilan. Mga marunong. Kaya nga, Senator Robin, hanggang wala silang kinakatakutang batas. Exactly. Para dito sa mga gago na opisyal na to, ay maniwala ko kay sa akin magpapatuloy yan at pinapatay niyan ang taong bayan. Sa pagtaas ng presyo, kawawa ang taong bayan eh. Correct. Umorder ka sa restaurant ngayon, yung sisig na inorder ko, sabi ko pa naman, wow, ang mura ng sisig, 150. Umorder ako ng bango sisig, 150. Alam mo nung dumating sa akin, nakala ko sauce. Ganyong kaliit eh. Tuwan-tuwa na ako. Sabi ko, amura naman ito, 150. Alam mo, ilagayan ng sauce? Ilagayan, yung maliit na ilagayan ng sauce. Hindi nga napuno yun eh. Sabagay, kamahal ng sibuyas eh. Sobrang mahal ng mga... Pa naman, dami pa naman sibuyas dyan. Diba? Oh.
Parang malabo yung boss, bay, kasi kakuntsaba. Ay, wag naman ganun. Di tayo sigurado. Eh, sabi ni Maharlika, kasabwat dyan si Lisa Smugs at mga kapatid ni ano. Presidente yung asawa ang kasuntsaba. Kaya wag muna tayo magpa... Si Maharlika, alam niya yan. Kasi may puting ahas siya. Kaya, Senator Robin, makinig ka. Ipasa mo yan or else may magagalit sa'yo. Alam mo ko sino? Inutil niya yan. Ayan, si Secretary Muya. Baba na to naman yan. Sasabihin na naman yan. Hirap dyan yung talk na wala namang ginagawa. Ako po, yan ang... Oh, yan. Dapat talaga ipapasa yung death penalty dyan sa mga smugglers. Kasi ilang taon na yan eh. Paulit-ulit na lang. Diyan sila yumayaman yung mga putang ina ng mga Bureau of Custom diyan eh. Ha? Kunyari dumating yung anon, ma, sabihin nila nahuhuli namin dito o oh, may smuggle na sibuyas, may smuggle na asukal. Ah, pero sa kanino galing? Wala namang sinasabi, hindi nila alam kung kanino. Sabihin niyo lang mga kupal kayo na natatakpan na yung mga bunganga ninyo, yung mga mata ninyo ng pira. Ay, ilang milyon tinakip sa inyong mga mata kaya? Kaya ganyan kayo, mga kupal kayo, paulit-ulit na lang yung mga smugglers na yan. Kaya dapat talaga may death penalty para para marunong na silang matakot. Hindi kasi natatakot eh, kasi ang batas ng Pilipinas sobrang luwag eh. Kaya paulit-ulit yung mga kalukuhan na to eh. Ilan ng mga farmers ang nagdurusa? Dahil dyan sa ano, sa smuggle na yan, mga smuggle ng ganito, ganyan, tapos sa kanila nalulugi pa sila. Kaya maraming frustrated na mga na, Diyos ko Lord, kawawa talang Pilipinas. Imbestigahan, isali dyan si Lisa Smugs, hindi naman siya presidente, wala naman siyang immunity o ano yun eh. Hindi naman siya kasali kasi hindi naman siya presidente, presidente lang naman ang hindi pwedeng maimbestigahan. Kasi sabi pa ni Maharlika, galing sa kanyang puting ahas, si Lisa Smugs ang ulo daw ng lahat, ang pakana ng lahat. Imagine, ilang milyon, 10 million daw, o ilang milyonis yung makukuha ni Lisa Smugs lagi sa Bureau of Custom. Sabi ni Maharlika yan. Yang si Rubio, nilagay ni Lisa Smugs, kasabwat niya. Bagman daw yan eh. Sabi ni Maharlika yun. Nilagay ni Lisa Smugs yung mga kasabwat niya. Kaya sana isasali si Lisa Smugs dyan. Imbestigahan yan putang ina na babae na yan. Laking tiyan. Walang kabusugan yung tarantada na yan. Hanggang dito na lang. Salamat.